Sound check. 1, 2, 3. Okay, so let's start. Okay, so our topic for today is troubleshooting a laptop motherboard. So lahat ng mga naging topic na natin ng mga nakaraan, okay, so i-apply natin sa laptop na ito troubleshoot natin. Okay, tonight. So itong laptop na to. Okay, so itong laptop na hawak ko ngayon, ito yung pinasa sa akin ng co-technician ko. So later on, ito troubleshoot natin siya para malaman natin kung paano po ba natin sisimulan yung pagre-repair ng isang laptop motherboard. Okay, so but before that, discuss muna natin yung mga magiging topic natin for tonight. So yung number one na topic natin is voltage checking. So kailangan po natin, bago kayo mag-troubleshoot ng isang laptop motherboard, kailangan i-check po muna natin lahat ng mga voltage requirements na kailangan ng isang laptop motherboard. So mamaya, malalaman natin yan dito. Meron na tayo dito ng laptop motherboard, which is actual laptop motherboard ng isang customer natin. Okay? So mamaya troubleshoot natin to and alamin natin kung sino po ba yung mga present voltage dito sa laptop motherboard natin. Okay, so yung number 2 topic natin is identifying full shorted and partial short on a laptop motherboard. So kailangan alam din natin or madali dapat malaman po natin kung yung motherboard po ba ay full shorted or partial short lang. Okay, so malalaman po natin yan gamit yung mga following tools natin, which is yung ating tester and yung ating automatic voltage regulator. So dalawang tools lang yung gagamitin natin dito, o yung dati na tawag nating diagnostic tools na gagamitin natin para madali natin ma-identify kung ano ba yung status ng laptop motherboard natin. Okay, so yung number 3 natin is yung procedural ng pag-voltage inject sa isang laptop motherboard. So ang konsepto ng isang voltage injection, hindi basta-basta inject ng inject. Kailangan po dito alam mo kung anong voltahe yung gagamitin mo, at dapat alam mo kung anong amperahe yung gagamitin mo sa pag-inject ng voltahe doon sa laptop motherboard natin para hindi mo masira lalo. Okay, so simulan natin dito. Okay, so ito yung actual motherboard natin. Hindi ko pa siya ginagalaw, hindi ko pa na-check. Ngayon ko pa lang ito-testing yung laptop motherboard na meron tayo dito sa harap natin. Okay, so simulan natin yun. So meron ako ditong, eto, na-ready ko yung mga tools na kailangan natin dito, which is yung ating tester and yung ating AVR or yung ating portable automatic voltage regulator. So ganito lang yung ginagamit ko madalas ngayon kasi space saver siya and madali pong makita sa ating camera. Okay? So at first, kailangan po dito, yung naalala niyo yung mga previous topic natin about primary and secondary rails. Okay, so open tayo ng slides natin. So ito po yung ating railing component. So dito po malalaman natin kung saan po ba yung mga areas na dapat natin i-check. Okay? And kung sino-sino po ba yung mga area natin na dapat natin i-check doon sa ating laptop motherboard bago tayo magsimula. Okay? So explain muna natin dito. So sa isang laptop motherboard, meron po tayong tinatawag na primary rails and secondary rails. So ito po yung ating secondary rails. So let's say, pag sinabi pong primary railings, ito po yung rails or yung main rails na dinadaanan nung ating 19 volts supply. So yan, kailangan niyo pong tandaan to kasi napaka-importante po na malaman natin or ma-identify natin kung saan po dumadaan yung ating 19 volts supply. Kasi ayan po yung isa sa pinakaunang supply na papasok doon sa pinaka-laptop motherboard natin. Okay? And yung ating secondary rails naman, ito na po yung mga group of component under regulator IC. Okay? Group of So ano po ba to? Ano po ba tong secondary rails natin? Okay, so ano ba yung mga regulator IC natin na tinatawag? Yung mga regulator IC po na tinatawag, ito po yung mga nagko-convert ng voltage from 19 volts into much lower voltage such as 3.3 volts, 5 volts, okay? Yung mga voltahe na kailangan ng memory natin. Okay, so for example, ito, meron tayo, di ba nga, kunwari meron tayong DDR4, DDR3, DDR2. So kunwari meron tayong DDR4 memory which is 1.2 volts. So kailangan, isipin mo mabuti kung paano po ba tayo magkakaroon ng 1.2 volts. Kasi ang memory po natin, hindi pwedeng diretso input siya ng 19 volts. Okay? Papunta dun sa memory natin. So, yung supply po natin na 19 volts, papasok po yan ng main regulator IC. Okay? Then after, pagdating po ng main regulator IC, yung 19 volts po natin yan, i-convert into 1.2 volts para po doon sa memory natin. So, same with the other regulator IC. So, iba-iba po yung mga regulator IC na ginagamit natin sa isang laptop motherboard. Meron tayong regulator IC for memory, regulator IC for processor, PCH IC, graphics card. Okay? Meron din tayong tinatawag na main regulator IC for 3 volts and 5 volts main supply. So, yung mga regulator IC na ginagamit natin na yan, okay, ng isang laptop motherboard, hindi pwedeng masira kahit sino po sa kanila. Bakit? Kasi kapag isa po sa kanila ay hindi nag-function, that's the time na magkakaroon tayo ng tinatawag nating missing voltage. Okay? So, kapag nagkaroon tayo ng missing voltage dun sa laptop motherboard natin, ang laptop natin pwedeng hindi mag-power on or hindi mag-display. So, isa po doon yung pwedeng mangyari. Okay? So, yan po yung isa sa mga kailangan natin i-check or bantayan lalo na pagdating sa pag-troubleshoot ng isang laptop motherboard. Okay? So, balik tayo kay main rails natin. Kapag mag-troubleshoot po tayo ng isang laptop motherboard, lagi tayong magsisimula doon sa ating primary rails or yung tinatawag nating main rails, which is yung dinadaanan ng 19 volts supply natin, 'di ba? So, at first, meron tayong power adapter jack or yung tinatawag nating charger natin, 'di ba? So kunwari ito yung ating charger. 'Di ba ang charger natin kadalasan ay 19 volts supply, sir, 'di ba? So yung 19 volts po na 'yan, ayan po yung papasok doon sa DC jack natin. Okay, then after DC jack, meron po tayo dito ang tinatawag na primary and secondary MOSFET or yung first two MOSFET natin. Etong first two MOSFET po natin na 'yan, sila po yung mga MOSFET natin na nagse-serve as a switch breaker. So isipin niyo na lang para silang mga protection na circuit IC or mga in short switch breaker. Kasi paano po sila naging switch breaker? For example, may problema po dito sa side ng charger natin. Kunwari, nagkaroon ng static surge or tumaas yung amperahe. Kapag may na-detect po na problema, yung dalawang MOSFET natin, okay, doon sa charger natin, isa po sa kanilang dalawa, automatic po ay magbe-breakdown. Okay?
And if ever naman, kunwari wala dito yung problema, yung problema po nandito po nag-persist sa pinaka main race natin, di ba? Or dun sa pinaka main component natin sa loob ng motherboard. Kapag yung problema, na-detect po, okay, nung ating dalawang MOSFET, automatic po, isa po sa kanila magbe-breakdown. Bakit? Kasi kailangan po nilang pigilan yung flow ng current or nung supply papasok ng motherboard natin. Okay? Pipigilan ng dalawang MOSFET na yan na makapasok yung supply from charger going to the main circuit of the motherboard. Para hindi po maging progressive yung magiging problema nung laptop motherboard natin kapag nagkaroon na siya ng supply. So lahat po ng supply nung charger natin automatic idadrop going to ground. Okay? So idadrop po siya dun sa ground natin. So ngayon, to cut the story short, or sa madaling salita, isa po sa mga pinaka-importanting component kapag ang laptop natin ay walang power, kailangan po natin i-test yung dalawang MOSFET na pinakamalapit doon sa pinaka-DC jack natin. So kadalasan itong mga MOSFET na to, wala po silang ibang katabi. Okay, walang ibang katabi ngayon, inductor, walang ibang katabing sabihin na natin, sa madaling salita, wala silang katabing inductor. Stand alone lang sila after this DC jack. Okay? So check natin dito sa ano natin, check natin dun sa ibang image. Saan po ba natin makikita yan? Actually meron ako dito. Okay, so meron tayo dito ng sample ng motherboard kung saan makikita po natin yung ating DC jack. So ito po yung ating DC jack, ayan. After this DC jack, yung supply po, papasok po yan doon sa first MOSFET. Ito po yun, isumin natin. Ayan, kung nakikita nyo. Okay? Ito kasi, kadalasan po dalawang MOSFET to magkatabi, pero siguro yung isang side nandoon sa likod niya. Okay? So basically, ito po yung pass, itong side na to, ayan. Itong side na to ng DC jack natin, ito po yung ating positive pin. Okay, or let's say ito yung ating DC in plus. Okay, ito naman pong area na to, yan yung parang mga bakod-bakod na yan. Okay, gawin natin black. Okay, ito naman po, ayan po yung ating negative. Okay, or ground. Yung negative sign natin or yung pinaka-ground natin. Okay, so yung positive circuit po natin yan, or yung positive supply input, papasok po yan dito sa MOSFET na yan. Okay, papunta dun sa kabilang side ng MOSFET. Actually dalawang MOSFET nga, kagaya nga na sinabi sa inyo, dalawang MOSFET po yan. Okay, then didiretso po dito sa tinatawag nating current sensor. Kasi after those two MOSFET, meron actually dito, after those two MOSFET, meron pa pong current sensor na nakaabang dito. Okay, so hindi ko lang sinama dito sa drawing, pero kadalasan po, or madalas, meron pong current sensor na makikita kayo dyan, na may valueng R010. Okay, Or R020. So ganito po yung makikita nyo label dun sa ibabaw ng resistor na yan, R010 or R020. Okay, ito po yung tinatawag nating current sensor. Kasi after this two MOSFET, yung supply po lalabas na dito sa current sensor, dyan po dadaan, papasok nung main component natin. Okay, papunta dun sa mga stations natin. Okay, and dun sa actually dito, hindi ko lang in-include yung circuit from 19 volts going to main regulator IC, kasi gusto ko makita nyo muna kung saan po siya pupunta pa. Diba? Okay? So later on, dito tayo mag-i-inject ng supply. So kailangan ma-identify niyo po yan mamaya. Papakita ko sa inyo. So pagdating naman sa isang laptop motherboard, eto, kunwari dito sir, sa laptop motherboard natin, itignan natin, di ba? Okay? So dito sa ito troubleshoot natin ang laptop motherboard, isa sa mga pinakaunang kailangan yung gawin ay hanapin po. Okay, kunwari binigay sa inyo ng ganito yung laptop motherboard. Board lang talaga, as in, board lang. Siyempre wala ka pang idea, ano may problema na ito? Di ba? No display kaya o walang power? Okay? So yan yung importante kung bakit kailangan natin ng AVR or yung voltage automatic voltage regulator natin and yung ating tester para po malaman natin kung meron po ba tayong short circuit doon sa pinaka main race natin or baka nandoon mamaya sa tinatawag nating secondary race. Mamaya malalaman natin. So dito po kailangan makapag-repair kayo ng isang laptop motherboard with or without schematic diagram. Okay? Para please kapag if ever may customer na dumating, pwede mo nang pag-antayin doon sa shop mo. Okay? So check natin. Anyway, dito sa motherboard na nire-repair ko, kung makikita niyo po dito sa pinaka-screen natin, ito po yung ating DC in connector. So zoom in po natin yung ating camera. Okay? So ito yung ating DC input connector. Okay, so kadalasan meron pong jack diyan, 'di ba? Merong jack na nakadugtong dito kung saan kinakabit po natin yung ating power adapter. So this time, walang nakalagay na power adapter dito. So kailangan ma-identify po natin kung nasaan dito yung positive and negative. So tuturo ko sa inyo yan. Okay, so before we start, kailangan po ma-identify natin kung sino dito yung ating positive and negative circuit. Okay, so gamit po tayo ng tester. Okay. So kagaya nga sa mga previous topic natin, okay, kadalasan ako po ay gumagamit ng diode mode. So ito po yung settings na ginagamit ko, okay, para madali kong ma-identify kung yung isang circuit po ba ay nasa connected sa positive circuit or connected doon sa ating negative circuit. Okay? Okay, so kapag ako naman ay magte-testing, okay, normally yung aking red probe nakalagay po sa ground. Diba? So lagay lang natin yung red probe natin sa ground, then okay, kunwari ito muna, ground to ground muna yung testing natin, 'di ba?
Okay, so ground to ground muna yung gawin natin pagka-testing. Pag ground to ground, tingnan yung continuity ah. Okay, pag ground to ground po, anong reading ay 0.002, di ba sir? So, dito rin sa ano, dito rin sa kabila. Kahit saan ground po yan kasi, yung ground po natin ay iisa ng connection. Kaya yung reading nila, kahit saan ground mo ilagay yan, ang nakikitang reading ay 0.002. As long as nasa common ground ka po. Okay, kapag tinap mo yung red probe natin dun sa ground, at yung isa naman, nasa ibang part ng area ng motherboard natin, which is connected pa rin dun sa ground natin. Okay, yung signal po ng ating red and black probe, mag-meet pa rin po yan sa iisang connection. Okay, which is dun sa tinatawag natin common ground. Okay, so ito. Pag sinort mo yung dalawang probe natin, yan ang reading na makukuha natin. 0.003. Okay, so ngayon, ganito. Zoom out natin. Siyempre, kailangan i-test natin yung pinakaano natin. Kailangan i-test natin yung ating adapter jack para madali po natin ma-identify kung sino dito si positive and negative. Ayan. Yan, kita naman sa camera, no? Okay. Tingnan po natin sa camera. Okay, so ilalagay ko lang yung ating red probe dun sa ground. Kahit sa mga USB port, pwede, walang problema. So, itap natin siya dito. Okay, so nakita nyo, eto sir, yung reading dito ay 0.002. Okay? So, ibig sabihin, itong side na to is connected dun sa ating ground. Then, ito naman, yung susunod na pin ay 0.002 yung reading. Ibig sabihin, connected din siya dun sa ating ground. Yung susunod na pin, okay, point, mataas na, di ba? 0.707 or 706. Yung susunod na yung pin. Okay, so same reading. Okay, same reading. Ibig sabihin, isa ng connection tong dalawa. And yung ating panglimang pins ay 1.001. Medyo mataas. Okay? So, 100% sure po ako na yung positive circuit natin ay ito, yung main. Okay? At ito naman yung ground nila. So, magkatabi lang halos. Magkatabi lang po. Okay, so yung next step na gagawin natin. Okay, so yung next step po na gagawin natin, balik tayo dun sa pink natin. Okay, so di ba wala akong ano, wala ako. Kung makikita nyo naman yung motherboard natin, wala po tayong adapter jack na pwedeng salpakan ng laptop universal plug. So ang gagawin po natin dito, kailangan po natin, di ba nasabi ko nga sa inyo, meron dito ang current sensor. Okay? So ang gagawin natin, mag-jumper po tayo dito diretso. Okay? Ayan. Or doon na sa ano mismo, dito na mismo. Okay? Pwede ang gagawin natin, ibabypass na natin tong pinaka DC jack niya. So saan ta anong gagawin po natin? Dito tayo maghihinang sa part na to ng 19 volts, di ba may mga pinouts yan? 1 2 3 4 5. Okay, so itatap po natin yung positive and negative wire doon sa pinaka-pin nung DC jack natin. Okay? Diyan po natin i-coconnect. So, ganun ang gawin natin. Anyway, para lang magkaroon ng supply yung ating laptop motherboard. So, gagamitin natin yung ating okay, DC automatic voltage regulator. So, meron ako ditong red wire and yung ating ground. So, ito yung ating positive supply. Ito naman yung ating negative ground. Okay? So, ito yan. Hihinang natin dun sa pinaka-mainboard natin. So, lapit natin yung camera. Okay, so, hihinang natin siya. So, ang kagandaan dito, madali na rin po natin malalaman kapag after natin mahinang yung, ano, yung cable dito sa pinaka-jack, madali na rin po natin malalaman, makikita kung ano yung status niyan dun sa ating AVR. Okay? So, since nahinang na natin yung ating okay, back natin. So, yung next step na gagawin natin, tanggalin muna natin yung connection ha. Kasi kailangan po natin i-adjust yung AVR natin into 19 volts. Gagayahin po natin kung ano yung voltage output nung ating power adapter doon sa ating voltage regulator. So, i-on natin siya. Okay? Itaas natin up to 19 volts yung supply. Yan. So, 19 volts. Pwede yan. Normally, ito ay Dell. O tama, mga 19, nasabi na natin 19.5. Yan, pwede na yan. Okay? So, patayin muna natin ulit. Yan, enough ko siya. So, tingnan natin ha. Kapag tumaas po yung current, ibig sabihin, meron pong short yung motherboard. Okay? Then, iti-check po natin yung pinaka-main rails po natin. Kung yung 19 volts po ba, mula dito, nakakadaloy po ba? Okay? Nakakadaloy po ba dun sa first and second MOSFET natin? Hanggang dun sa pinaka-current sensor natin? Okay, kailangan po natin i-check yan. Kasi kapag meron pong supply dito sa current sensor natin na lumabas, meaning to say, magkakaroon din po ng input voltage lahat ng circuit natin, okay, under primary and secondary rails. So, napaka-importante niyan para po mag-generate pa ng supply yung ating mga regulator IC na kakailanganin ng motherboard natin para after natin pindutin yung power button, magde-display siya. Okay? So, check natin yan. So, balik tayo dito sa camera natin.
Okay, so pindutin natin yung power button, then tingnan natin kung magsho-show. Okay, so kung titingnan natin yung AVR natin, 'di ba? Walang reaction. Okay, yung amperahe niya hindi po nag-drop. Okay, napaka-stable. So 19.5 volts po yung ginamit natin. Then i-check po natin kung pumasok doon. Okay, kung pumasok yung supply doon sa pinaka-jack natin. Okay, so but before that, zoom out natin. Okay. Kailangan natin iset naman kapag ang laptop motherboard merong supply, kailangan iset natin siya into DC input or DC mode. Okay? So direct current, ito po yung DC mode natin, ginagamit po natin for voltage measurement. Ibig sabihin, kapag ang laptop may supply, ang settings ng tester natin dapat nakaset po into DC dito. Okay? So check natin. Gamit tayo ng microscope para makita niyo kung saan ko itatap yung ano. Para makita niyo kung saan ko itatap yung aking. Okay, so ito yung tester. Then, punta tayo sa micro sa camera natin. Alright, so ito siya. Diba? Okay, so positive, negative lang naman yan eh. So itong black probe natin kahit saan ground. Okay, so this time balita na. Yung black probe po natin ang ilalagay na sa ground. Pag nakaset tayo, tandaan nyo ha, pag nakaset tayo into DC mode, yung black probe natin dapat nakalagay doon sa ating ground. Yung red probe, yun po ang ilalagay natin sa pinaka main circuit. Ito ang ipanglalaro natin sa pinaka main circuit natin. So, itap lang natin dito. I-check po natin kung merong 9, ayun. So, merong 19 volts, di ba? So, after this, okay? So, kung meron tayong 19 volts, yung next naman na hanapin natin, okay, kailangan po natin hanapin kung nasaan yung first two MOSFET na tinitingnan natin kanina pa ito. Kailangan po hanapin natin yung grupo na yan. So, 1, 2, 3. Dalawang MOSFET, tapos isang current sensor. So, this time, para hindi tayo mahirapan. Okay, so, actually, ako alam ko na kung nasaan yung, ano, yung first two MOSFET. Pero, syempre, gusto kong makita nyo through board view or schematic diagram kung nasaan po ba yung connection na itong DC jack natin. Okay, kung saan sila pupunta. Okay. So, meron ako ditong na-prepare na board viewer. So, ito yung ating board viewer. So, kung titingnan natin dito, sir, may nakalagay dito PJP-DC1, di ba? Ito yun, PJP-DC1. So, ito yung connector na tinuturo ko kanina. So, balik tayo dun sa ating microscope. Camera natin. Okay, tingnan nyo. Zoomin ko, ha. Okay, lapit ko na lang. Ayan, di ba nakita nyo? PJ. Ayan, o. PJP-DC1. So, ito po yan. Yan nakikita nyo dito ngayon sa board viewer natin. Ito siya. Okay, so ito siya. So, titignan natin, sir, kung saan nakakonect yung ating positive circuit. Okay? Papunta doon sa first two MOSFET kasi kailangan natin i-trace yung first two MOSFET na to para madali po natin ma-measure yung kanilang mga voltahe. Okay, hanggang dito sa current sensor. Ngayon, i-check na natin. Check natin dito. Ito yung ano, di ba? Yung 5. Okay, yung pag-click mo dito, automatic lalabas dito sa description niya kung saan po siya nakakonect. Okay, yung pin 1, 2, 3. So, sabi dito, yung pin number 1 is NB. Okay, PSID. Okay, so yung number 2 naman ay DC in, jack, positive supply. So, ayun, ito, tingnan nyo. Diba nung clinic ko dito, automatic, nag-highlight po sa mga connection na to. Kung saan po mag-highlight ng yellow yung connection dito, ibig sabihin, dun po siya connected. Or dun po siya merong direct connection going to the other component. Okay, so ayun, kaganyan ito, DC in. Dito, ganun din, isa yung connection na itong 2 and 3 natin. Okay, so ang ngayon, kailangan natin hanapin kung nasaan yung first two MOSFET. Pero malamang, actually ako nakita ko na. Okay, gusto ko lang mas maging klaro sa inyo kung paano niyo makikita yan. So ito, meron po tayo ditong inductor. Tandaan niyo kapag ang label is L or PL, ibig sabihin inductor 'yan. So C or PC, that is capacitor. So i-click natin dun sa kabilang side ng inductor natin. Okay, pagka-click natin, pupunta daw po yung supply from this inductor going to this MOSFET. So malamang ito na yung isang MOSFET na hinahanap natin, di ba? Okay? So nakikita niyo dito, DC in, ibig sabihin sir, yung supply from this power jack, okay, going to this inductor. So lalabas ng inductor na to. Okay? So dito, then after that papasok daw nung MOSFET na PQ4 ang label. Ito siya. Okay, so yung ngayon, yung supply po na yan, na 19 volts, tatawid po yan dito sa kabilang side ng ating MOSFET. Ito na siya, oh. Ayan, oh. So after this, dito siya tatawid din. Nakalagay naman dito. Okay? Kahit saan part dito ng, ano, ng MOSFET, from 5 to 8. Kasi, itong 1, 2, 3 po natin, itong 1, 2, 3 po natin, ayan ay a source. Yung ating 5, 6, 7, 8, okay, ito naman yung ating drain. No? Hindi lang naka-indicate dito, pero kapag familiar ka sa isang MOSFET, madali mo ma-identify kung sino dito si source and kung sino dito si drain. Okay, yung number 4 naman natin, ito yung ating gate. Okay? So may sarili siyang ano, may sarili siyang connection. Iba yung connection niya kay source and doon sa ating drain. Okay? So pag tinignan natin dito, alam na natin ang label ng component na yun ay PQ4. So kapag tinignan natin doon sa ating laptop motherboard, nasaan kaya yung PQ4 na yan? Check natin.
Okay? Check natin ulit with our microscope. Okay, sa camera tayo. Ito yung inductor, oh. Ayan. So, yung tinuturong inductor, dito, ito po siya yung PL4. Ito yan, yung PL4. Diba? Okay. Sige natin. So, itong 5, 4, 3, 2, 1. Ito yan, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, yung inductor, ito po yung inductor. Palinawin natin konti. Okay, yung capacitor, walang capacitor dito. So, ito dapat dito may capacitor. Yung resistor na maliit, ito yun. Ito siya, yung resistor na maliit. Okay, and yung MOSFET daw na to, itong MOSFET daw na yan, katabi lang ng inductor natin. Okay, so tingnan natin ah. Ang label ay PQ4, ayun. So, dito po kung titignan natin, kaya pala walang ano. Okay, so, ito yung PQ4. Nakikita nyo, dun sa PQ4, dapat daw merong MOSFET. Pero dito, sa pinaka mainboard natin, or yung pinaka physical motherboard natin, wala pong nakalagay na MOSFET. So, ayan yung, malamang, ang problema nito ay no power. Kasi, kung merong MOSFET dito, dapat yung 19 volts na nandito, tatawid yan dito sa kabila. So, i-check natin with tester para makasigurado tayo. Okay, voltage measurement pa rin yung gagawin natin. Check natin with tester. So, yung ating black probe, ilalagay pa rin natin doon sa ating ground. And yung ating red probe, doon sa, check muna natin sa ano, sa inductor, kung merong supply. Ay, sorry. Hindi ko pa na ano, na pindot yung power button ng AVR. Ayan. So, meron na supply. Okay. Uy. Nag-spark. Ayun. So, 19 volts. Okay. Ito nyo naman, 19 volts, diba? So, kagaya nung sinabi dito, kasi, from this, pin number 2, yung supply daw papasok ng inductor natin. So, tatawid dito sa kabila. Tingnan natin kung tumawid nga yung 19 volts dito sa kabilang side. So, dapat daw meron dito, ayun, diba? Ay, sorry. Taas nga natin. Okay, so, merong 19 volts. Okay. So, yung supply daw, mula dito, pupunta daw dun sa PQ4. Eto na. So, balik tayo dito. So, after this, yung supply papasok ng PQ4, then dapat tatawid siya dito sa kabilang side na to. Okay? So, pag-check natin, dito natin yung camera para makita yung tester. So, ito naman yung PQ4, diba? Walang nakalagay. So, check natin yung ano, yung interface na pinaghinangan ng PQ4 natin kung talaga may 19 na yun. So, merong 19 volts. Okay? So, sa kabilang side, pagdating dito, wala na. Oh. Wala nang 19. Diba? Eh, sabi dito, dapat, di ba sabi ko kanina dapat, yung supply dito, tatawid dito sa kabilang side niya. Kasi pag nakatawid yan dito sa kabilang side, ito dito kay 5, 6, 7, 8, papasok naman yung ano ngayon, yung supply doon sa katabing MOSFET. So, ito yung katabing MOSFET. Ayan, ito na, malapit-lapit na tayo. Ito yung first MOSFET, ito yung second MOSFET, which is PQ400. Ito siya, di ba? So, kung makikita po natin doon sa device description natin, ito daw po, nakalagay dito ay DC input SS. Okay? DC input SS, 5, 6, 7, 8. Hindi ko, okay? So, DC input SS... O yung continuous supply from 19 dito, yung source supply. Okay, papasok dito, papunta dyan. Pasok dito, sunod. Okay, so check natin ha. Dapat to merong 19 volts. Yung katabing MOSFET. Okay, so yun yung katabing MOSFET. O, yun o. PQ400. Kung ano yung ano, yung... Kung ano yung position dito, yun din po yung position sa actual mainboard natin. So malamang, ito na yung resistor. Okay, so check natin ulit with tester natin. Kung merong 19 tayo makukuha dyan. Okay, so check natin. Kabilang side, wala. Dito, wala pa rin sa resistor. Okay, so kung titignan nyo dito pa lang sa area na to, okay, dito pa lang, nakat na yung linya, nawala na yung 19 volts, di ba? Nawala na yung 19 volts. So, mas probably dapat meron dito yung MOSFET. Mamaya meron tayong tricks na gagawin dito. Actually, pwede natin i-jumper yan, pero alamin muna natin kung bakit walang ano dito, walang MOSFET. Okay, so ang gagawin po natin, yung next na kailangan natin gawin, i-check po natin with tester yung ating main rails. So, bago tayo maghanap ng replacement ng dalawang MOSFET na to, nung isang MOSFET na nawala dito, okay, i-check muna natin yung ating main circuit dito. Okay, baka mamaya may problema dyan, baka mamaya may short. Okay, so pwedeng nandun yung short sa primary or dun sa ating secondary rails. So, kailangan natin check yan. Actually, dito pa lang sa ano natin, dito pa lang sa current sensor, makikita na po natin kung merong short sa mga to. Kasi, yung current sensor po na yan, nakaparallel circuit po siya dito sa mga capacitor under primary rails. Diba? So, ayan o, isang linya yan o. Okay. Ito kasing drawing ko dito, simplified lang eh. Pero pag tinignan mo yung actual motherboard, medyo magulo talaga tingnan. Okay, so simplified ko lang dito sa gantong drawing ko. Anyway, check natin tong current sensor kung shorted to ground siya, kasi hindi pwedeng mangyari na itong current sensor natin ay shorted to ground, 'di ba? So pag tinest po natin 'yan. Okay, test natin ha. Namatay yung aking tester. Okay? So this time patay natin ulit yung supply. Tingnan natin yung supply ng ano.
Ayan o. Patingin ko yung supply ng EVR para makita nyo na wala, mamamatay talaga yung supply. So, 0-0 na ulit yan. Ayan, supply. Then, yung susunod na gagawin natin, kapag wala na pong supply yung ating mainboard, kailangan naman natin ilipat yung ating settings into diode mode ulit. Para ma-check natin kung may short po ba yung ating main rail. So, wala. Dito na lang, sa current sensor na to. Okay, madali lang matrix yan. So, kapag gagamit po tayo, kapag naka-diode mode tayo, yung ating red probe, nandun dun sa ground, yung ating black probe, ang nakalagay dun sa ating positive circuit, di ba? So, check natin. Okay, kapag ang reading ay ganito, 0.002, ibig sabihin, sir, yung positive circuit po natin ay shorted to ground. Kasi, hindi pwedeng mangyari na itong ano na to, itong resistor na to ay connected sa ground dahil nasa positive circuit to eh. Eh, di ba ito nilagay ito, tingnan nyo. Nakalagay sa ano, nakalagay sa ground yung ano ko, yung isang probe. Di ba pag ground to ground, oh, 0.002. Ay, kulang lang sa gasgas yan, kaya hindi bumababa na yan. Okay, so 0.002, di ba? O, pag tinest mo dito, ito, nasa positive circuit to eh, itong current sensor na to eh. Bakit may reading na 0.002? So, ibig sabihin, yung main rail natin, okay, yung ating main rail, shorted. Hindi natin alam kung nasa side po ba ng primary or secondary rails yung shorted. Okay, hindi natin alam kung anong, pyesa yon. So, isa sa pinakamadaling way, para madali po natin malaman kung nasaan po yung shorted component, okay, ay mag-jumper po tayo dito sa ating current sensor. So, gagamit po tayo nung tinatawag natin voltage injection. So, doon na papasok yung pag-inject natin ng voltage. Ayan. So, dito na tayo. Para hindi, ano? Para hindi tumagal ng sobra. Inject agad tayo ng voltage. Ganyan natin microscope natin. So, kapag mag-inject tayo ng voltage, simple lang. Okay, tanggalin muna natin yung ating tanggalin muna natin sila dito. Ayan. So, tanggal na yung ating na, di ba? Okay, so yung sunod naman, ito kasi ilalagay natin dun sa current sensor. Ito. Ayan. So ito yung ano natin, current sensor. So, yung red probe, ito pa pala isa. Bago kayo mag-inject, siguraduhin yung i-adjust niya sa mababang boltahe yung ating AVR. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano mag-adjust. Tsaka nung amperahe niya. Okay. Tapos, itong isa, lagyan natin doon sa ground. Ito, dito na lang natin itap kasi ito na yung ground eh. Ay, okay, yun oh. Okay. So, hinang natin doon sa tornilyuhan. So, yung ginawa ko, yung red probe, nakatap doon sa positive circuit sa may current sensor. Okay, so dito ko siya inano. Ito kasi yung second MOSFET eh. So, yung 19 volts daw, papasok dito. Okay, lalabas dito sa kabilang side ng MOSFET. Kung titignan po natin, okay, nakalagay dito, source, DC input, dito pa rin yan, di ba? Okay, so yung pin, yung 1, 2, 3, connected po siya dito sa kabilang side ng ating current sensor, which is, eto na yun. Okay, so yung 19 volts yan, lalabas na doon sa kabila. Dito na. Okay, dito na po yan. Pag tinap mo dito, dito na siya lalabas yung 19 volts. Kaya nga may nakalagay dito, power source, AC. Okay? So, ito. Ibig sabihin, sir, yung supply daw po na lumabas dito ay galing power adapter or charger natin. Kaya nakalagay dito, power source. Yan. Okay? So, ganito gawin natin. Okay, so, dahil nahinang na natin dyan, di ba, binypass, kasi ganito ginawa natin. Binypass na natin yung first two MOSFET. Kaya natin binypass yung first two MOSFET kasi kailangan po natin alamin kung sino po yung shorted component dito sa pinaka main rails. Kasi kanina, nung nag-test tayo using our digital tester, nalaman natin na yung current sensor ay shorted. Kung shorted yung current sensor, malamang lahat po nung nasa primary and secondary rail natin ay shorted din. Diba? So, ngayon ito. Yung next step naman na gagawin natin, okay? So, yung next step na gagawin natin, nakita niya tinanggal ko muna yung isang connector. Okay, so yung next step na gagawin natin, kailangan natin i-adjust yung supply into 4 or 5 volts para hindi masunog yung board. Ayan. Ayan, so naka-adjust na doon sa
5 volts, di ba? So naka-adjust na siya. Then ito yung ating current adjustment. Okay? So kapag in-insert ko siya, tingnan niyo mabuti ha. Ito kasi, ang maganda dun sa EVR natin, kapag may short, automatic pumupula po yung ilaw dito. Then yung amperahe niya dito, tumataas. So kapag tumaas yung amperahe, ibig sabihin sir, meron pong shortage yung ating pinaka-mainboard. Or meron siyang na-detect na shortage. Okay? So ayan, ayun. Kita nyo? Pumula? Teka lang. Ano muna? O, tingnan nyo ha. On natin ulit. Yung amperahe, observe nyo, tapos yung ilaw doon. Tingnan nyo. Ayun, di ba nag-red? Tapos tumaas yung amperahe. Ibig sabihin meron pong nag-overheat dito. Okay? So, tingnan natin yan. Ngayon, para madali natin malaman kung sino nag-overheat dyan. Okay? It's either kapain yung board. Medyo mainit yan, syempre. Pero okay lang yun. Hindi naman. Kapag naka 3 amps siya, eto kagandaan sa, ano, sa AVR natin. Sineset, pwede natin siyang iset into lower amps. Okay? Pwede rin into maximum amperage. Okay? Ito hanggang 4 amps to eh. Ayan o. Pero ang ginagawa ko, sineset ko lang to hanggang 3 amps. Okay? Para minor lang yung init niya. Hindi masira yung, kumbaga, para hindi maging progressive yung problema dun sa pinaka mainboard natin. Yan ang kagandaan dun sa ating AVR. Pwede natin i-adjust ng mas mababa anytime. Para hindi makasira. So, turn off muna natin yung ating board. Ay, yung ating supply. Okay? Kasi gusto kong kapain kung saan part yung monitor. Eto. Para wala na masyadong patatsyada, gamitin natin itong ano natin. Thermal scanner. Para hindi tumagal. May gantong gadget naman, yun. Okay. So, gamitin natin yung ating thermal scanner. Although, makakapamo naman talaga siya. Okay, open natin yung application ng ating thermal scan. So ayan. So simulan natin dito. Ano lang natin yung resolution. Ayan, mas malinaw na resolution. Okay, so ito yung ating thermal scanner. Okay, so ngayon, ganito gagawin natin, ha. Okay, ito yung ating AVR. Okay, so gagawin ko, i-on ko yung AVR, then after ko siya yun, observe nyo mabuti itong area na to. Tingnan natin kung merong mag-overheat dito sa part ng motherboard na yan. Okay? So ano natin? Punta muna tayo sa thermal scanner. Doon muna tayo sa virtual image. Okay, so ganito muna. Ayan. Then power on natin yung ano natin, AVR. After natin siya i-power on, ayun. Okay, nakita nyo na gano? May dito sa area na to. Okay. Dito sa area na to, medyo nag-overheat, di ba? So pag kinapaka pa ako yan. Okay, medyo may overheat na nakikita dito sa area na to. I-off natin ulit. Palitin lang natin yung ano natin, image. Okay? Isa pa. Ganito natin. Okay, tingnan natin ha. On natin. Ayun, so medyo... Ayun na, pumupula na. Hindi pa naman ganun kaano eh, kainit yan. Okay? So, hindi pa siya, kumbaga tolerable pa. Then, tingnan natin sa kabilang side. Baka mamaya mas mainit dun sa kabilang side. Okay? So, ito yung kabilang side. Check din natin to. So, ito maganda sa AVR natin. Yung component, yung shorted component, kayang-kaya niya pong painitin. So, kung matyaga kang magkapa, pwede naman. Ayun. Nakita nyo? Tumataas yung temperature up to 46 degrees Celsius. So, ibig sabihin, mas mainit sa side na to. Okay? Mas mainit sa side na to compare dun sa kabilang side nung motherboard natin. Then, kapag tinasan ko yung amperage, okay? Nakita niyo, di ba? Yung amperahe niya, sir, hanggang ano, di ba? 3 amps. So, kapag tinasan ko, tingnan niyo yung temperature. Nag-spike. Oh, ayun. Nag-spike yung temperature, di ba? Okay, babaan muna natin. Masyado mainit eh. Easy ka lang, yan. Ayan. So, at least, alam na natin na, ano, na nandito yung shorted component. So, ang gagawin natin dyan, tingnan muna natin. Kita natin yung camera. Okay, silipin natin sinong component yan. Ayun. Okay, ceramic capacitor. So, ceramic capacitor po yung
Nagko-cause ng sure. Gagawin natin, tanggalin lang natin 'yan. Subukan natin tanggalin. Okay? So subukan natin tanggalin yung capacitor na 'yon. So madali lang 'to tanggalin kasi maliit lang. So ito yung ano ah, short, ito yung shorted component, yan. Test natin. Siguro mas maganda kung ano, naka microscope. Iibutin natin yung microscope. Ayun. Tapos test natin. Okay. Test natin with diode mode. Then tingnan natin kung talaga bang shorted tong capacitor na to. Ayun, so positive, shorted. Okay? 002 ang kanyang reading. So meron tayong shorted ceramic capacitor. Tingnan natin ngayon. After that, tingnan natin kung iinit pa rin ba yung ating laptop motherboard. So tingnan natin with thermal sensor ulit or thermal scanner. Mawawala na kaya? Kita natin to. Okay, so balik natin dun sa ating thermal image. Ito na yun, yung tinanggalan. Thermal image. Then, i-on ko na ulit yung aking AVR. I-on na natin siya. Ay, naka-on na pala. Okay, so yun. Wala nang short. Diba? Normal na siya, oh. So, nawala na po yung shortage doon sa ating laptop motherboard. Okay? Then, check natin yung voltage, syempre. Check natin yung voltage. Set natin into DC. Ayan o. Tingnan natin kung dapat lalabas yan yung 5 volts. So, pagka ganito may supply. Ayun, di ba? So, 4.9 volts. Ayan, nawala na yung short. Kasi kanina shorted eh. Ngayon, wala na. Okay? Kanina shorted. Ngayon, wala na. Ngayon, kanina naman. So, kanina umiinit din siya. So, gawin natin. Tanggalin na natin to. Patayin natin AVR. Tanggalin natin yung pagkakahinang dito. Kasi ibabalik natin siya ulit doon sa pinaka adapter jack. So, yun. Ganun lang kadali. Ganun lang natin kadali na trace yung shorted component kung saang area may umiinit. Actually, pwede mo nga ganin, pwede mo nga hawakan 'yan eh. Kapakapain mo. 'Di ba? Kung wala kang thermal scanner, pwede ka pong gumamit nito. Okay, spray freezer. Kung saang area yung may natunaw, ibig sabihin, doon yung merong short. So mas mura 'to kaysa dito sa thermal scanner natin. Okay, gumagamit lang ako ng thermal scanner para sa mga training ko online para mapakita kung saang part yung umiinit. Mas ma-demonstrate natin. Okay, so ngayon, gawin natin. Ibabalik natin yung okay, so ibabalik natin tong jack, alternative jack natin dun sa pinaka mainboard. Okay? Pero bago yan, iset din natin to. Tanggalin nyo muna to. Tapos i-on natin yung ano, AVR natin. Then iset natin siya into 19 volts. Then bago natin ikabit to dun sa AVR natin, ihinang muna natin sa pinaka mainboard yung ating cable. Okay, ihinang natin. Ibabalik lang natin sa positive and negative. Positive negative lang naman to eh. Okay. Meron pa pala isang problema. 'Di ba yung MOS, 'di ba yung ano, yung MOSFET? Ayan oh. Walang MOSFET dito, 'di ba? So gamitin natin yung microscope natin ulit. Para makita niyo kung paano remedyo gagawin natin dito pansamantala or pansamantagal. Pansamantagal na remedyo. Yan. So hindi ko pa kinakabit yung AVR. So gagamit ako ng sumot natin to. Gagamit ako ng jumper cable. So i-jumper ko lang yung source tsaka drain. Okay? So kumbaga, kung dati, parang ganito nangyari dyan eh.
Okay? Di ba wala nang MOSFET to? Tinanggal. So, kung gagawin ko, yung source and drain natin, i-jumper ko na yan. Mula dito, papunta dun sa source. Okay? So, diretso jumper na yung gagawin ko. Okay? Para lang, at least, yung 19 volts dito, makatawid na dun sa kabila. So, pag nakatawid yung 19 volts yan, dapat itong current sensor natin, magkaroon na ng 19 volts, punta dun sa ibang mga component, di ba? So, yan ang gagawin natin, yan ang tatargetin natin. Okay? So, dapat magkaroon ng 19 volt supply dito sa area na to. So, re-restore lang natin yung 19 volts. So, pag nahinang na, tanggalin natin yung tanggalin natin yung sobra. Shake-shake mo lang siya. Yan. Okay. So, tingnan natin ngayon kung makakadaloy na yung 19 volts doon mula dito papunta dun sa kabilang side ng motherboard. Okay. So, sana mag-work out. Check natin. Lalaman natin kung wala na short. Tanggalin natin to. Check. Ayun, mukhang meron pa. Okay. So, kung titignan nyo, okay, 0.5 na yung supply dito. Gusto ko malaman ngayon kung meron bang gusto ko malaman kung yung 19 volts ba nakatawid na dun sa chinecheck natin kanina, di ba? Okay. So, tapat natin ulit sa microscope. Baka mamaya hindi nakatawid eh. Okay, doon sa first 2 MOSFET. Naka-DC tayo. So, 19. Ayan, nakatawid, di ba? So, check natin yung ating ito, yung ating current sensor. Ayun, di ba? May 19 volts na. Oh, sa kabilang side, meron na rin 19 volts, di ba? So, kanina wala eh. Walang 19 volts, no? So, meaning to say, nung jumper natin tong part na to, nagkaroon na ng 19 volts dun sa current sensor natin. Kung merong 19 volts nandito, malamang dun sa ibang part nung laptop motherboard, okay, dito sa mga capacitor na yan, and papasok ng mga regulator IC, dapat may mga 19 volts na rin yan. So, kapag i-check po natin yan, ganito lang kadali. Okay, so check natin. So, sa mga naging topic natin nakaraan, okay, ito pa rin yun eh, yung mga naging topic natin nakaraan. Kaya lang in-apply lang natin, no? Okay. So, tingnan natin yung mga kapasitor kung meron ng 19 volts na pumasok. Ayun. So, bitin na. Bakit 13 lang to? Okay, hindi ko makita. 13. So, nag-drop voltage siya. Teka lang. Alamin natin kung bakit. Tingnan natin kung 19 pa rin dito. Baka naipit. So, kung 19 doon, dapat dito 19 na rin. Okay, so kung titingnan natin, 13 volts yung pumapasok na supply dun sa ibang relays natin. So, meaning to say, meron pang natirang short to. Okay, may partial short pa. Hindi na full, partial na lang. Okay. Check natin yung iba. Malalaman natin yan kung bakit. So, ito yung alam nyo kung ano hinanap ko? Yung mga kapasitor ng main rails. Okay. So, hinanap ko silang lahat para ma-test mabuti kung normal na ba talaga. Okay, so ito kasi nakakaduda dito eh. Bakit 13.55 volts yung pumapasok? Hindi dapat 13 yan. Dapat ang papasok dito sa pinaka-main component natin ay 19 volts. Okay, so ibig sabihin, may something pa na meron pang ibang problema tong pinaka-main board natin. Anyway, check natin kung meron ng 3 at 5 volts yung laptop. Ayun, so meron tayong 3.3 volts. And
and meron na rin tayong 5 volts. So mas probably dapat 'to bubukas na tong laptop na 'to. Kapag 'to pinindot natin power button, bubukas 'to kahit sabihin mong 3 volts pa yung ano, 13 volts yung ano, yung lumalabas din sa pinaka main rail. Okay? So check natin, check natin, check natin. Off muna natin. Tingnan natin kung iilaw. Tsaka kung iikot yung fan. So meron tayo dito ng ano, heatsink. Kunin natin pinagkalasan. Kahit na although hindi pa natin na fully restore, tingnan natin kung bubukas pa mamaya. Bumukas na eh. Although kasi buo yung ano eh, 3.3 tsaka yung 5 volts. Okay. Power button. Okay, lagyan natin yung power button niya. Nakaw. Yun, 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 dito. So, dito siya nakalagay. Okay, so at the same time, yung kanyang memory. Check out natin. Okay. So, isa-isa lang. So from shorted, na-trace natin, walang MOSFET, jumper. Tingnan natin ngayon kung magbubukas siya. Okay? Tumaas yung ano? Tumaas yung current. Ayun. Tingnan yung ilaw. Okay? Ang tanong, ayun, pinindot ko yung power button. Tingnan natin kung bubukas. Okay siya. Ayun na. So tumaas yung current, okay? Meaning to say, yung laptop motherboard bumukas. Hindi lang umiikot yung fan siguro ito, iikot 'to kapag uminit na yung pinaka CPU niya. Okay, pero nag-respond na yung, ano, yung current eh, oh. Okay, so very responsive na siya. Malamang ito nag-display na yan. Okay. Then umiinit na rin yung kanyang heatsink. Ito, pakita ko sa inyo na ano. Ah, wala pala yung. Okay. Pag pinindot natin matagal yung power button, yan, tignan nyo yung ano ah. Okay, pindutin natin. Diba namatay? Okay, so namatay siya. Pindutin ko yung power button. Tignan yung current. Kapag nag-on siya, or kapag nag-respond siya, tumataas yung amperahe dito. Diba? So, hindi pa umiikot yung fan. Siguro, iikot to kapag talagang mainit na yung, ano, yung pinaka-CPU. Kasi may relay yan eh. Or yung thermal sensor. Yung mga bagong laptop ngayon, ano eh. Bago umiikot yung fan, okay? Bago umiikot yung fan, kailangan talagang mainit na mainit yung pinaka-CPU nila. So, pero so far, very responsive na naman yung ating laptop motherboard. So, I think this is a success. Repair, diba? Okay. Ilaw na rin siya. Ayun, umikot yung fan. Okay. So, pagka ganyan umikot yung fan, ibig sabihin, talagang nag-response na yung ating laptop motherboard. Kuha tayo ng monitor. Okay, so testing natin yung ano, yung talagang monitor niya. Para makita natin kung talaga bang responsive na yung laptop.
natin. And check natin ang mag-display. Ayun. So, success done. Okay. Okay, so far, so good na yung ating laptop motherboard. Success din yung ginawa natin. And, kita naman. Anyway, napakaganda ng AVR natin. Okay, so, gawang iTunes Excellence yan. Okay. So, buhay na buhay na yung ating laptop motherboard. Naayos na natin yung problema, natanggal natin short. And, pwede na siyang i-assemble ulit. Okay, so, yun lang. That's it for tonight. And, thank you, everyone. Okay, sana may natutunan kayo.